talaga ganun ka-good dahil alam naman nating lahat kung ano yung pinagdadaanan ng bawat country. Exactly 1 month na since nung nag-pause ako about dun sa virus na kumakalat. And yun nga, global na talaga siya. Hindi na lang iilan country yung pinag-uusapan. Madaming country na yung affected. Nakakalungkot, nakaka-distract. Kahit na masyado tayong maging positive, kahit na sabihin natin na nangyayari ng lahat ng to because there is a certain reason, pero nandun pa rin talaga yung ano, nag-worry tayo. Nag-worry tayo not for ourselves but for our loved ones. Sorry, masyadong malungkot yung pagbabalik ko sa vlog na to. Pero yun, this morning, na-read ko sa news, I'm here in UAE. So, magsasara na yung mga malls, yung mga restaurant. Di-delivery na lang siya. Tapos mga small groceries and pharmacies na lang yung open. So, hindi pa rin nila totally dinideclare na lockdown. At right now, nandito pa ako sa work. And pero some of yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, they started 1 week ago working from home na. So kami, naghihintay pa rin kami. Pero yan, hindi pa rin namin alam kung ano yung mangyayari. Pero yun, ma-feel na talaga namin sa paligid namin yung changes, yung impact nung nangyayari. Nakakalungkot, but still, life must go on. Kailangan natin maging positive. And syempre, kailangan natin mag-follow kung ano yung ini-impose nung government natin. Yun. For the past days din, at talaga naman, lagi rin naman akong naka-check sa social media to check to have update and news. So, nakakalungkot yung mga iba na makikita mo sa Facebook, yung mga negative na mga nangyayari. Na of course, nag-attract din ng negative yung mga ibang tao. Even me, myself, nakakapag-comment ako kasi nakakasad na yung government natin, they're doing their best na mapaglabanan ng country natin. Pero yung iba, parang iba pa yung iniisip, di ba? Pero, well, ayoko rin makisaw-saw dyan. Purpose of this vlog is to remind people na to be positive pa rin. Wag tayong mag-worry. I mean, di naman, wag tayong matatakot. We just have to pray. Mag-pray tayo lagi, everyday. Lalabas tayo. Pag-gising natin, mag-pray tayo. We have to thank God that we're still alive. We're still okay. Wala tayong sakit. And yan, kasama natin yung mga family members natin. Kasi kung titingnan mo yung mga iba, madami pa yung ano, yung mas marami talagang problema na hinaharap kumpara sa atin. So, I think marami pa rin lucky enough na maganda yung sitwasyon nila. Kaya, yun, mag-ingat-ingat po tayo sa pagpo-post natin sa social media na pagbibiro, wag na tayo sana magbiro. Alam naman natin na nagbibiro tayo because we want to lighten up yung mga nangyayari. Pero, kung sa tingin natin, makakatapak tayo ng kapwa natin or kahit nung mga ano, mga nasa may katungkulan, wag na lang, di ba? Mag-TikTok na lang kayo, guys. Joke. Gawin na lang natin, mag-take advantage na lang tayo with the time na binibigay sa atin. With our family, marami tayong time para mag-isip-isip tayo, para by the time na maging okay na yung situation, matapos na tong, hopefully, mabilis na matapos yung mga nangyayari. Ayun, makapag-isip-isip tayo and then
i-put natin into action yung mga bagay-bagay pag okay na yung paligid natin. So, for the meantime, for now, let's stay positive, keep safe, i-value natin lahat ng mga bagay na dapat talagang makareceive ng, alam niyo yun, ng value, ng attention nyo. Hindi yung mga, ano, yung may time ka pang mag-complain, may time ka pang tumingin sa mga negative, makisaw-saw sa mga ano, di ba? Parang use your time and day wisely. Ito yung time na na magkaroon ka ng self-realization and i-appreciate mo yung paligid mo. So, yun lang. Dahil nga, I think magkakaroon ng changes sa trabaho, either baka unpaid leave or baka work from home o wag naman sana baka mawala ng trabaho. So, ayan, magkakaroon na ako ng medyo madalas na pag-vlog. Ayan. So, yun lang. Let's keep on praying, guys. And stay positive. And keep yourself busy na lang. Busy sa makabuluhan na way. I'm sure hindi lang paglilibot sa bahay at mga kung ano-anong kalokohan ang pwede nyo gawin sa bahay. Marami pa. It's time to talk with your family members heart to heart. Kung di nyo pa nasabi sa kanila na kung gano'n sila importante, mahal nyo sila, or yung mga issues nyo, kung may mga problema, it's time talaga na ano, ayusin, di ba? Parang isipin mo na lang na reset button to para ma-resolve mo yung mga dapat ma-resolve. It's a chance for everyone. Yung para ano niya, inner ano niya, yon. Basta hindi ko ma-explain eh, pero for me, parang somehow, this is the good time na yung magkaroon ka ng peace of mind mo. Huwag kang, yan, nangyayari. Wala ka ng ano eh, di ba? Kailangan sumunod na lang tayo muna. Hindi mo naman yan ikamamatay. I don't think so yung mga sinasabi ng tao na hindi ako mamamatay sa coronavirus, mamamatay ako sa gutom. I don't think so kasi sa tingin ko naman, di ba, hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka, hindi lang naman yun yung paraan. Makakagawa ka pa rin ng paraan to live. Hindi ka sumusuway sa pinapatupad para rin naman sa ikaayos. So, yun lang. Stay safe, guys. Let's keep connected. Let's see kung anong magagawa natin. Sa tingin ko, baka kung sakali naman na mag-lockdown dito, ayan, kulong kami sa bahay. So, I will try my best to still share positivity. Yeah. God bless. Bye. Thanks. Bago ko makalimutan, please like and share po and click the subscribe button na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe and yung bell notification na rin. Yan. So, let's be friends in here in YouTube. Bye ulit. Ingat po tayong lahat.